guys. Yeah, so update lang po tayo dito sa Typhoon Rolly. Yeah, so si Typhoon Rolly ay nasa labas na ng mainland at ito ay nasa West Philippines na. Ito po siya. At nakitaan ito sa layong 100 kilometers west-southwest ng Subic Bay. So ito ay mayroong lakas na taglay ng hangin na inaabot sa 65 km per hour at saka may pagbugso na aabot sa 80 km per hour. Ayan, so moving west-northwest at 20 kph. At kung makikita natin dito guys is si Typhoon Rolly ay medyo humina na po pagkatapos niyang wasakin ang Kabikulan at ang Southern Luzon this weekend. So nakataas pa rin ang tropical cyclone wind single number 1 ay sa lugar ng northwestern portion of Occidental Mindoro, western portion of Batangas, extreme western portion of Laguna, Cavite, Metro Manila, western portion of Bulacan, western portion of Pampanga, Bataan, and southern portion of Zambales. Bukod sa bagyong Rolly, so inaasahan na ito ay meron na namang isang bagyo na nakitaan sa layong 850 km east of Northern Luzon over the Philippine Sea at ito ay merong lakas na paglay na 65 km per hour at saka pagbugso na aabot sa 80 km per hour. So ito po si ito ay tatawaging tropical storm na si Shoni. At ayon sa PAGASA, ito ay magla-landfall sa Cagayan Valley this week. Ayan, sa Thursday, November 5. So ayon sa PAGASA, ito ay nakita na within 48 hours, hindi ito masyadong gagalaw. Mananatili lamang halos sa kanyang kinalalagyan at yung inaasahang landfall ay dito sa Cagayan Valley pagsapit ng Thursday, so November 5, at tatawid afterwards dito sa northern part of Cordillera at saka ng Ilocos region. So ito ay may posibilidad na maging typhoon bago mag-landfall, kaya pinapaalala sa atin, sa ating mga kababayan sa northern part ay mag-ingat po at posibleng malalakas na hangin at malakas na ulan ang dala nitong si Shoni. So kaya po inaasahan po na sana ay mag-iingat po lahat ng mga kababayan natin na nasa northern part ng Luzon area. Kung sakali man na itong si Tropical Storm Shoni ay mag-landfall na po dyan sa northern part this week po. Track down natin ang tropical storm na Shoni. So ito po siya guys, and then ito yung date, estimated date nila magla-landfall.
yan lang ang ating update, guys. So sana ay pag-ingat-ingat po tayo sa ating mga kababayan dyan na nasa northern part ng Luzon po tayo.